Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng beef salpikaw. Alam ko po, medyo social po yung pangalan nito, pero napakadali lang po at napakasimpleng gawin. So for this recipe, gagamit tayo ng beef cube roll. Isa po ito sa pinakamalambot at pinaka-juicy na parte ng part ng baka. At ito pa po yung mga iba pa po nating mga ingredients. Oyster sauce, any brand po. Worcestershire sauce. I don't know if I pronounce it right. Butter. Garlic. Hiwain po natin ng maninipis yan mamaya. Salt and pepper. Pinaghalo ko na po ito para mag-combine na po. Pang-season po natin mamaya sa ating baka. Olive oil. Corn starch. So ito na po yung ating cube roll. Ito po ang napili ko pong baka na gagamitin dahil ito po isa sa pinakamalambot. Ito rin po yung tinatawag na rib eye steak. Madalas din po itong gawing steak. Pwede rin po kayo gumamit ng strip loin, tenderloin, or topside. Okay? So yan, tingnan nyo po. Mayroon po siyang layer of fats. Kaya napakalambot niya at juicy. So remember, kailangan tanggalin nyo po yung mga connected tissue na yan kung makapal. So tinanggal ko na po yan kanina. So mga katropa, tingnan nyo po kung gaano po kaganda yung ating beef cube roll. Yan, meron po siyang layer of fats. Yan po itutulong para hindi po maging dry yung ating karne pag naluto. So yung beef cube roll po ay masarap din pong gawing steak. Yan, katulad nito, hiniwa ko lang po ng mga 1 inch po ang kapal. Season nyo lang po yan ng salt and pepper. Pwede nyo pong ihaw or ipan fried. Meron na po kayong steak. Yan, so since gagawa tayo ng beef salpikaw, cut nyo na lang po ito ng about 1/2 inch pa kwadrado. Depende po yan sa inyo po kung gaano po kalalaki yung gusto nyo pong portion. Yan, katulad po nito, nahiwa ko na. And then, ito po yung ating patutuyuin para matanggal po yung dugo at excess po na liquid. Using paper towel, i-press lang po natin yan para matanggal po yung dugo. And then, sa isang mixing bowl, lagay po natin yung ating baka and then, season po natin ito ng salt and pepper. Yan. And then, maglagay po tayo ng Worcestershire sauce. So, kung wala kayong ganitong ingredients, pwede pa kayong mag-substitute ng light soy sauce. Yan. Mikos-mikos lang natin. And then, maglagay po tayo ng kunting mantika para hindi po maging dry yung ating beef salpikaw. At para matrap natin yung moisture ng ating beef, maglagay po tayo ng cornstarch. Yan, yan po yung magsisil para hindi po lumabas yung flavor during pagluluto. I-marinate po natin ito 15 to 30 minutes prior po sa ating pagluluto. So, gumamit po ako rito ng maraming bawang. So the more po na marami kayong bawang, mas masarap. So slice na po natin ito ng maninipis. Ito po yung magbibigay ng robust garlicky taste sa ating beef salpikaw. So maglagay lang po tayo ng olive oil sa ating frying pan. And then, lutuin po natin yung ating bawang. So, i-light brown lang po natin ito. Make sure po na huwag po natin itong sunugin. Or else, ito po'y papait. At pag nag-golden brown na po yung ating bawang, tanggalin natin ito sa apoy and then set aside natin. So, on the same pan, hayaan po natin na uminit yung ating mantika and then ilagay na po natin yung ating na-marinate na beef.
So iayos lang po natin yan and then huwag na po nating galawin. Importante po na ma-sealed po yung kanyang moisture, okay? So kung haluin nyo po yan, instead po na ma-seared po siya kabilaan, ang mangyayari po dyan is mag-i-stem po, lalabas yung kanyang juices. So kaya naglagay po tayo kanina ng cornstarch, yung trabaho po nyan is para ma-sealed po natin yung moisture ng karne para hindi po lumabas yung kanyang mga juices. So kailangan lutuin lang po natin ito ng mga 1 minute per sides kung nagmarinate po kayo ng soy sauce. Pero kung nagmarinate lang po kayo ng salt and pepper, kahit 2 minutes po on both sides ay wala pong problema yan. Hindi po siya kaagad mangingitim. At pag na-attain na po natin yung ganitong charcoal marks, yung light brown na kulay, pwede na po natin itong haluin. Yan, okay. Para maluto po natin ng evenly yung ating baka. This time, ilagay na po natin yung ating unsalted butter. Tutulong po yan para maging mas masarap, malinamnam at maging creamy yung ating beef salpikaw. So remember po mga katropa na huwag po natin itong i-overcook or else titigas po yung ating baka. So importante po na pay attention sa cooking time dahil yan po yung sikreto para maging malambot yung ating beef salpikaw. And then ilagay na po natin yung ating oyster sauce. Yan po yung mag-i-enhance na kanyang flavor. Yan. Kaya na lang po magtantya. Pwede rin po kayo magdagdag ng kunting asukal kung gusto nyo manamis-namis. Sa akin, okay na po ako dyan. Ilagay na rin po natin yung ating na-toasted na bawang. This will help to enhance at magkaroon po siya ng garlicky flavor. Yan. Kunting halo lang po. All in all po, naluto po natin ito ng about 7 minutes. Okay, luto na po yung ating beef salpikaw. So mga katropa, kung gusto nyo po sundin yung aking recipe, ilalagay ko po sa description box ang lahat po ng mga ingredients na aking ginamit dito. So mga katropa, ito na po yung ating beef salpikaw. Ipiplating na lang po natin. So, hindi nyo na po kailangan pumunta sa mga mamahaling restaurant para makakain po kayo ng beef salpikaw. Kayang-kaya na po natin itong gawin. Napakadali pong lutuin at napakasimple lang po ng mga ingredients. So, yung pinakasikreto lang po dito ay kung paano po kayo pumili ng tamang karne na inyong iluluto. So, mag-garnish na lang po tayo ng fresh po na chopped na parsley or spring onion. So here you go mga katropa, luto na po yung ating beef salpikaw a la Chef Angel. So gagawa lang po tayo ng ating simple na fried rice. Ito po yung masarap ipartner sa ating beef salpikaw. On the same pan, maglagay lang po tayo ng kunting butter. Yan, and then maglagay po tayo ng bawang. I-brown lang po natin ng konti at ilagay na po natin yung ating leftover po na kaning lamig. Yan, ito po ay leftover lang po. Maganda po yung kaning lamig ang ilagay natin. So, pwede na po yung wag na po natin i-season yan dahil may lasa na po yung sauce ng ating beef salpikaw kanina. Okay. So ito na po yung ating fried rice. Yan, ilagay natin sa isang mixing bowl. And then, itoppings na lang natin mamaya yung ating nalutong beef salpikaw. So ganito rin po yung setup nyo kung gusto nyo po itong gawing pang negosyo. So mga katropa, sana nag-enjoy po kayo. Sana po patuloy po kayong sumuporta sa aking YouTube channel at Chef Angel Kitchen. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!